Hello mga sir, in today's vlog pag-uusapan natin sobrang basic na basic, change oil ng motor. Marami kasi tayong mga beginners na nagkaroon ng motor pero hindi sila marunong mag-change oil. Sobrang simple, dinadala pa sa kasa, dinadala pa sa mekaniko, pero kayang-kaya mo siyang gawin. At ituturo ko sa inyo yung mga DIY, do's and don'ts, mga tools na kailangan nyong gamitin para magpalit ng langis ng inyong motor. Tara, pag-usapan natin, change oil. Yes sir. Before tayo mag-start mga sir, a very very big shoutout kay Deno Motorcycle Oil. So ito yung ating oil para sa mga motor natin. Meron tayong orange, meron tayong gold, meron tayong blue, purple, meron tayong black, at saka gray. Meron din tayo mga sir na mga bagong product nila na pang kotse at meron din pang diesel engines. Ngayon pag malaki yung kotse nyo, meron din tayo mga mas malaking galon dito. Ayan, so ito yung mga bagong product lines nila para sa inyong motor at para sa kotse. Kaya kung pinakita sa inyo yung mga produkto ni Deno Oil, you just have to share this video mga sir. Share nyo lang itong YouTube video ko, lagay nyo dun sa Facebook account nyo, make it public, message nyo ako ng screenshot, tapos bibigyan kayo ng 1 motorcycle oil from Deno Philippines. Ayan, 5 lucky winners lang tayo ha. Tara, change na natin yung motor ni Pots. Para sa mga beginners, ang kunan yung kailangan i-invest para makapag-change oil kayo ng sarili nyong motor ay, syempre, tools. So ito, meron tayong long nose or pliers, pwede nyo itong gamitin. Meron tayong ratchet, okay, na meron tayong mga socket wrench. Ang ratchet kasi, ang kagandahan nito is hindi nyo na kailangan pa ikot-ikot. So yan. As compared sa mga open wrench, syempre, pag ginamit mo to, ikot. So mas napapadali yung trabaho natin sa mga ganitong klaseng ratchet wrench. Okay, then we have this embudo. Recycle ko lang to nung bagong taon. Toroto to ng ating anak. Tapos meron tayong lagayan ng lumang langis. So meron tayong measuring dito para na-measure ko yung nilalabas ng mga langis na nagpupunta rito sa garahe. Usually kasi ang NMAX is 900 ml. So kapag nag-change oil ka at din-drain mo dito, at ang lumabas is less than 900 ml, ibig sabihin, nagbabawas ng langis yung motor mo. Okay? Palit ka ng langis. Pangit na brand yung ginagamit mo. Most common na nagiging problema ng mga beginners na nag-change oil ng motor nila is yung pag-backlash ng ating mga nut sa ilalim or bolt sa ilalim. Isang reason kung bakit nagkakaroon tayo ng bilog na nut or nabibilog natin yung nut natin at apakahirap na tanggalin is because kagagaling mo lang sa biyahe, mainit pa yung mga bakal ng motor mo at sinusubukan mo agad siyang luwangan. By physics or by science, ang bakal nag-e-expand pag umiinit. Lumalaki siya. Hindi nakikita ng mata natin, pero lumalaki siya. So, ang una mong gagawin, do's and don'ts, no? Let your engine cool down first para pwede mo nang baklasin yung mga bolts mo. Tip number one, mga sir, huwag kayong magbabaklas ng bolt kapag mainit yung makina. Kasunod pa is yung paggamit nyo ng mga maling tools. Usually, ang ginagamit natin sa pagbaklas ng mga bolt na to is 17, 14, 19. Pag gumagamit kayo ng maling tools o yung tools nyo ay medyo dispalinghado na, no? Ibig sabihin nun, pangit na yung yakap niya para sa mga bolt, bibilog lalo yung bolt o yung drain bolt para sa iyong motor. Pangatlo, mga sir, is yung pagtanggal or pagbaklas ng maling tornilyo. Di naman siya mali actually, pero meron talaga tayo mga tornilyo na binabaklas dito sa ilalim. Ano yung purpose ng bawat plug na yon, no? Sa NMAX kasi, sa Aerox, sa Honda Click, meron tayong dalawang drain plug. Meron dito sa side, which is that one, at meron tayo dun sa ilalim, which is that one. Ngayon, pag gusto nyo lang ng quick change oil, no? Pwede naman kayo mag-change oil dyan, but the problem is hindi nyo mailalabas lahat ng maduming langis pag ito yung binaklas nyo. Pag gusto nyo ng tinatawag natin na complete change oil, dapat ang babaklasin nyo ay yung bolt na yan. Okay? Because this drain plug contains the plug, tapos meron tayong tinatawag dyan na oil strainer. Napapakita ko sa inyo. Okay? Babaklasan nyo namin to mga sir. Panoorin nyo kami. Okay, so si Pots mga sir, ipapakita ko lang sa inyo or example ko lang sa inyo na hindi lalabas lahat ng langis pag yan yung binabaklas nyo.
So dapat ito, nakaabang na yan yung ating paglalagyan ng maluping langis. Sarap ng langis mo, Pots. Parang coke, ah. Linis pa. Malinis pa yung langis. Yung iba kasi, ang gagawin dyan, Pots, pag dyan nagde-drain plug, anong gagawin? Sina-side stand. Or hihilahin yung motor pa ganun para yung motor tumabingi para malabas lahat ng langis na yan. Pero, maling practice yun. Oh, hindi ko naman sinasabi na perfect yung method namin, pero meron talagang tamang pagpapalit ng langis. Ngayon, kung gusto mo na ma-drain talaga lahat, ang babaklasin mo dapat, yun nandun sa ilalim na yun. Yan mga sir, makikita nyo tumutulo pa siya, pero very, very, very minimal na. So we only got, I think it's, nasa 800 ml yung nakuha natin. Ang tanong, nasan yung 100 ml mga sir? Dalawa yan, no? Pwede na yung langis ay nag-evaporate or nag-vaporize, depende kasi yan sa klase ng langis na ginagamit nyo. Pangalawa, pwedeng nandun siya sa ilalim kasi nga ang binaklas natin na bolt, yun nandun sa gilid. So, bubuksan natin yung bolt dun sa gitna or sa baba para makita natin kung nasan yung 100 ml. Okay? Ito, binabaklas na natin yung main na drain plug. Sa loob niyan, meron tinatawag na strainer. Ayan. So, ito mga sir, yung nanggaling doon sa main drain bolt. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo na natirang langis na pwede rin naman lumabas dito sa gilid na to. Okay? Kung yung motor nyo ay medyo isa side stand nyo, itatagilid nyo. Pero, as I've said, pag meron talaga kayong oil change na gagawin, mas maganda na ang palitan nyo or ang tanggalin yung bolt is yung main drain plug. Kasi it contains this one, itong spring na to. Okay? Tapos, meron tayong tinatawag na strainer. Yung mga bakal, pag yung motor nyo kasi break-in pa, okay? May mga bakal-bakal pa yan sa loob. Ayun, nakatulad yan. Merong mga debris sa loob na kailangan nyong maitaktak, malinisan. Okay? Dito kasi walang ganun. Nandun lang yan sa main drain plug. So, ito mga sir, magsasali na tayo ng bagong langis. Pero isa sa mga, para sa akin, no, opinion ko, do's and don'ts na ginagawa ng ibang mekaniko is kapag nagsasali ng bagong langis or para ma-completely drain yung langis natin, ay ginagamitan ng hangin. Para pasukan ng hangin yung lagayan natin dito, tapos doon, hahanginan para tumalsik yung mga natitira pang langis. I don't recommend that. The reason why is because yung hangin kasi galing sa compressor, meron niyang tiny particles of water. Though minuscule naman, maliliit lang naman, pero I don't recommend that. Water and oil doesn't mix, kahit na small amounts pa. Very trace amount, very konting-konte, pero para sa akin yung konte is still wrong. Okay? Yun lang yung para sa akin. Opinion ko yun. No? Bahala kayo kung gusto nyo panginan yun sa inyo. Okay mga sir, salinan na namin to. Bakit ginagamitan ng long nose mga sir? Papakita ko sa inyo anong purpose ng long nose na yun. Minsan kasi, Pots, dito tayo. So ito, ang purpose nito mga sir, nung long nose natin sa kabasahan. So yung basahan, gagamitin natin dito, pantakip, para hindi naman magasgasan. Kasi pag nirekto mong long nose yun, magagasgasan. So yan, takpan mo ng basahan, gamitin mo yung long nose, tapos ikot. Pwede rin plies. Ayan, naikot ko na. Tapos pag naikot mo na siya, pwede mo na siyang kamayin. Okay? Ito yung ating tinatawag na dipstick. Okay, pag nagsasalin tayo ng langis, ang purpose ng tinatawag natin na dipstick is itong part na to, no? Okay? Ito yung low level. Ang goal natin is dapat palagi tayo nandun sa X. Okay? Hindi sa taas, hindi sa baba, pero somewhere in between this X. So kapag nagra-ride kayo or ikaw yung tipo na metikuloso bago mag-ride, bago bumiyahe araw-araw, always check your dipstick. Itayo mo yung motor mo, hindi naka-center stand, ah. Tayo mo yung motor mo, tapos balik mo to, i-roscast mo to, balik mo doon, tapos hatakin mo siya ulit. Dapat yung langis mo ay nandito lang sa bandang X na to. Bandang gitna, yun yung goal natin. Ito mga sir, ibabalik na natin yung mga bolts natin. Ito, punasan nyo lang yung loob, pero kung meron kayong compressor,
yung hangin, hanginan nyo siya para tumalsik yung mga debris na nasa loob. Ito, punasan nyo rin yung loob kasi minsan, dun naiiwan yung mga debris ng ating makina, yung mga metallic parts. Tapos yan, linisan nyo lang dahil ito may mga putik-putik yan. Minsan sumisiksik yan dito sa gilid kaya napakahirap niyang tanggalin, naninikip yung bolt nyo dahil madumi siya. Sa part na to, ikakabit na natin lahat ng drain plug, ng strainer. Common mistake ng mga beginner is nagsasali ng langis nang hindi pa na ibabalik yung drain plug. Nakakatawa siya isipin, no? Very basic, very beginner, pero nangyayari yan, no? Nagsasali ng langis, tapos makikita na sa ilalim, puta, umiihi pala yung motor. So, babalik na namin to mga sir. Let's go, tara pots, kabit mo na yan. Sa pagkabit nitong bolt na may strainer, una muna yung strainer sa ibabaw, spring, bago yung drain bolt. Pag ganito. Okay? Pagdating sa paghigpit ng mga drain bolt na yon, huwag masyadong mahigpit. No? Tamang higpit lang. Yung naramdaman mo na humigpit na, yun na yun. Okay? Huwag mo nang i-over-tighten. Dahil pag babaklasin mo yan at mainit yung makina mo, napakahirap baklasin yan, lalo na pag nasiksika ng dumi dun sa loob. Tamang tight lang. Pag naramdaman mo na humigpit na, okay na yun. Okay, doon na tayo sa pagsasali ng ating langis, mga sir. Yan, lagay mo na yung embudo pots. Ito, sabi ko sa inyo, hindi talaga to embudo. To rotot to sa bagong taon. Nirecycle ko lang. Tapos make sure, mga sir, na yung bibilin yung langis, meron siyang parang sight glass dito, eh, no? Yan, yun yung kagandahan dito sa langis ni Deno, mga sir. Shout out. Meron siya ditong sight. So, makikita nyo yung kung gaano nakarami yung langis yung mailalagay nyo. Ang NMAX is 900 ml. So, dito, titigil na kami. So, nakikita nyo medyo black dito. Pag naisalin na yan, tigil kami dito. Salin pots. Nasaan? Diba? Ang galing, diba nakikita? So, nasa 300 ml. Dito tayo pots. Okay, that's nice. Yan. Pabalik natin itong dipstick mga sir. Ito, pag kinakabit nyo, hand tight lang. Huwag na kayong gumamit ng long nose kanina. Gagamitin nyo lang yun pag babaklasin. Pero pag babalik nyo na, hand tight lang mga sir. So, that's it mga sir. Sobrang simple lang nitong vlog na to. Sobrang short, pero concise, brief para sa lahat ng beginners natin dyan na gustong mag-change oil ng sarili nilang motor. Shoutout rin pala kay Deno Oil for sponsoring this change oil ng motor ni Potts. Maraming maraming salamat sa inyo. So, sana may natutunan kayo today mga sir. Till next vlog, yes sir. Bye-bye!